So what's up mga ka-reaction for this video? Meron na naman tayong bagong video tutorial regarding sa Axie Infinity. Kasi nga, ang dami sa inyong nagtanong about doon sa breakdown ng SLP na na-farm ko within 19 days. So sobrang daming na curious, sobrang daming nagtaka, at sobrang dami rin hindi naniwala sa inyo. So ganito kasi yung breakdown nun. So within 19 days nakapag-farm ako ng 4,500 SLP. So kung i-divide mo yon sa 19 days, around 236 or 237 SLP per day yung napaparm ko. So kung bago ka pa lang sa Axie Infinity or kung inaaral mo pa lang siya, maaaring ang maging tanong mo, paano ka makakapag-farm ng 200 plus SLP kung ang hinihingi lang ng manager mo is 150 SLP per day? So lilinawin ko lang sa inyo na yung 150 SLP per day na hinihingi ng manager nyo is minimum pa lang yun. So yun yung possible na makuha nyo na pinakamaliit. So pwedeng tumaas yun depende sa galing mo sa paglalaro, depende sa diskarte mo at depende sa usapan nyo. So pag-usapan natin yung mga bagay na yun. So una dyan, kung meron rules and regulation yung manager mo, kasi usually may mga manager na nagdadrop ng rules na gawin mo ng level 25 yung mga Axie bago ka mag-spend ng energy sa arena. So, yung energy kasi dito, ito yung mag-provide sa inyo ng additional SLP kapag nanalo kayo every time sa arena. Pero bago natin pag-usapan yung additional SLP na madadagdag dun sa 150 daily mo, kung gusto mo mas mataas dun yung makuha mo, i-discuss ko muna sa inyo para dun sa mga wala pang idea o sa hindi pa alam kung paano mag-farm ng SLP or paano kunin ng mas mabilis yung 150 SLP ng sobrang dali lang. So unang-una dyan, meron tayong tinatawag na quest. Dito sa upper right ng cellphone nyo, merong quest katabi ng pangalan nyo. I-click nyo lang yon, tapos meron dyan tatlo lang yung gagawin mo para makakuha ka ng additional 50 SLP per day. So tandaan nyo, araw-araw yan, huwag nyong kakalimutan kasi nga sobrang sayang yan at mahirap kayong ma-reach yung 150 SLP na quota kapag hindi mo ginawa tong daily quest na ito. So ang gagawin mo lang naman is daily check-in. So i-click mo lang yan, then okay na yon. Tapos meron ka pang dalawang gagawin na sobrang dali lang din. Dito sa pangalawa is complete 10 adventure mode levels. So ibig sabihin, hindi porket naka 10 battles ka na sa adventure, makukuha mo na yan. Kailangan mong manalo ng 10 battles sa adventure. So malinaw tayo dun. Tapos dito naman, win 5 arena matches. So madadalian ka lang dyan kapag nakabisado mo na yung cards mo. At kapag nakabisado mo na rin yung counting ng energy, pero hiwalay na video na lang natin gagawin yon, yung counting ng energy. At meron din akong guide about sa arena dyan, panoorin mo na lang. Pero for sure siguro mga 1 to 3 days lang kapa mo na mag-arena at kayang-kaya mo nang manalo ng 5 beses sa isang araw. So sobrang dali lang, meron ka na kagad 50 SLP additional. Saan mo naman kukunin yung 100 SLP? Take note pala, itong 150 SLP, pwede mo siyang makuha without using your energy. So, i-discuss ko sa inyo yun kung paano nyo makukuha yung 150 SLP without using your energy. Kasi nga dito, magko-complete ka ng 10 adventure mode and 5 arena matches and daily check-in lang, makukuha mo na yung 50 SLP additional. So, make sure lang na pag gagawin mo yung 10 adventure mode, kung gusto mo talagang may additional SLP, dapat wala kang energy. Ang magiging kapalit lang nun, wala kang makukuhang EXP na magpapalevel dun sa Axie mo. So mamaya didiscuss ko rin sa inyo kung ano naman yung advantage ng mataas ang level ng mga Axie nila. So saan pa natin kukunin yung 100? So pupunta tayo dito sa adventure, itong kulay sky blue dito. Pag kinlik mo dito, kasi meron dito sa bandang left corner, dun sa left side pala ng cellphone natin, or left screen nyo kung nanonood kayo, meron dyang 100 SLP maximum na pwede mong makuha sa adventure. At take note lang din na pwede kang makakuha ng 100 SLP sa adventure without using your energy. So ang benefits lang dito, kapag gumamit ka ng energy dito sa adventure, makakakuha ka ng EXP na makakapagpa-level dun sa Axie mo.
So pag-usapan na natin ngayon yung kahalagahan ng level ng mga aksi natin. So bakit yung ibang manager nire-required nila yung mga scholar nila na ipamax level yung aksi nila or ma-reach yung mataas na level as soon as possible. Ganito lang kasimple at ganito lang din yung rason na nakikita ko dahil kapag mataas yung level mo, sobrang dali lang tapusin nung maximum na 100 SLP per day. Pero kung low level ka, sabihin mo na level 5 ka pa lang, then ruin 4 lang yung lalaruin mo, sobrang mag-i-struggle ka talaga yan, sobrang mahihirapan ka dahil ang bigay lang is around 1 to 3 SLP per game, then minsan wala dun sa mga mababang ruin. Kaya naman kailangan mong magpataas ng level para naman ang mabigay na SLP sa'yo per game, katulad sa mga ruin, siguro sabihin mo na ruin 13 pataas, is mga nasa 10 pataas na SLP na yung bigay. So, pwedeng 10 games lang tapos mo na yung 100 SLP dito sa adventure. Basta take note lang na 100 SLP per day yung maximum na makukuha mo. So, ibig sabihin nun kung makukuha mo yung daily quest na 50, then 100 sa adventure, meron ka ng total of 150 SLP. Pero bago magawin yung mga yon, kung gusto mong madagdagan yung SLP mo, ang gagawin mo, syempre mag-aarena ka muna using your energy. Dito naman papasok yung additional SLP na tinatawag natin kung gagamitin mo yung 20 energy mo. Pero hindi ito nire-required sa mga baguhan. At least 1 week siguro naglalaro ka ng adventure. Or much better, 2 weeks na sagad. 2 weeks na sagad, i-adventure mo lahat ng energy mo, lalo na sa mga baguhan, para mataas yung level ng aksi mo, then hindi ka mag-struggle sa pagpa-farm ng SLP sa adventure. Kasi imagine mo kung low level yung mga aksi mo, ibig sabihin lang nun, konti lang yung ruin na nabuksan mo at mag-i-struggle ka talaga kapag pagkuha doon sa 100 na SLP sa adventure. Kaya naman sa mga baguhan, much better siguro, spend nyo muna yung energy nyo doon sa adventure para makapag-gain kayo ng EXP, then ma-unlock nyo yung mga higher ruin para hindi kayo mag-struggle sa pagpa-farm ng SLP. At again, merong maximum repeat or merong sapat na repeat lang doon sa specific ruin, then wala ka nang makukuhang SLP. So ibig sabihin, kung konti lang yung ruin na nakabukas sa'yo, maaaring di mo matapos yung 100 SLP na pwede mong makuha sa adventure. Pero sobrang dali lang naman yon. Pero kung gigil ka naman mag-farm ng SLP, pwede mo namang split. So, depende sa'yo kung kapamo na mag-arena, kasi kadalasan nag-i-struggle talaga yung mga baguhan sa arena. Kung without experience, I strongly suggest na mag-adventure ka muna para makapamo yung mga cards mo. Kasi kapag sasabak ka dun sa arena, player versus player, mahihirapan ka talagang manalo, then gagamitin mo yung energy mo, mawi-waste lang. Kasi kapag natalo ka sa arena na gumamit ka ng energy, wala kang makukuhang SLP kahit meron kang energy. Wala ka nang makukuhang SLP, bababa pa yung MMR mo. Kaya naman sa mga baguhan dyan, ang gawin nyo talaga is spend nyo yung energy nyo sa adventure. So kung meron ka namang experience or kung tiwala ka naman dun sa paglalaro mo, pwede mong split siguro. Gawin mong 10-10, 10 sa adventure, 10 sa arena, parang ginagawa ko before. 10 sa adventure, 10 sa arena, then nung na-unlock ko na yung mga higher ruin, nag-stop ako sa level 16 na Axie, yung 20 energy ko, sinagad ko na sa arena. Kaya naman nakapag-average ako ng 236 to 237 SLP per day. Pero again, pinalevel ko pa siya. Doon sa loob ng 19 days, hindi arena lang ginawa ko kasi nga pinalevel ko din yung Axie ko. So, ibig sabihin lang nun, possible mas mataas yun kung ang gagawin nyo mag-arena lang. Pero again, hindi yun nire-required or nire-recommend kasi nga mahihirapan kayo mag-farm ng SLP sa adventure. Kaya naman gawin nyo, at least level 16 siguro parang ginawa ko. Sa loob ng 3 weeks, ang ginawa ko, pina-level 16 ko lang. Then, yung mga energy ko nung level 16 na, nispend ko na sa arena. Pero again, kung may rules and regulation or merong pinapagwasa yung manager mo, much better sundin mo yon kasi nga nakikitrabaho ka lang sa kanya, then siya yung manager mo. Kailangan mong sundin yung rules and regulation niya para hindi ka matanggal doon sa scholarship program niya.
Lucky enough lang kasi wala namang rules and regulations sa amin. As long ma-reach mo yung quota everyday is goods na yon. Kaya naman, ganun ginawa ko. Ako na yung nag-decide kung paano ko i-split yung energy ko sa arena at sa adventure. So, sana nalinawan kayo doon sa pagpa-farm ng SLP. So, kung di kayo nalinawan, meron pa akong isang guide about dyan. So, sana meron kayong natutunan dito sa SLP farming guide natin. At dun sa mga nagtataka at hindi naniniwala dyan, kaya nyo rin gawin to. So, sana nalinawan na kayo. At kung gusto nyong gayahin, wala namang problema doon sa ginawa ko. So, pwede nyong gayahin yon. At pwede nyo rin mahigitan yung daily average ko. Kasi marami akong kilala na 20 energy lang pero nag-a-average ng 250 SLP pataas. So again, maraming salamat sa inyong lahat kasi nga 23,400 subscribers na tayo. So sobrang daming nadagdag dito sa YouTube channel natin. Kaya sobrang thank you sa lahat ng nanonood at sa nag-subscribe. So maraming salamat at tingin ko hanggang dito na lang.